Yo mga kuis, andito na naman tayo para gawa ng video ang inyong request. At ang PBA player sa video natin ay ang pinakamabait na player sa PBA, si The Boss, Sonitos. Nasaan at ano na nga ba ang ginagawa niya ngayon? Pero bago tayo magpatuloy, kung naan susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Joachim Gunther, or kilala bilang Sonitos, ganun kasing pagkakabigkas sa German language ay isang Filipino-German na pinanganak sa Port Moresby, Papua New Guinea, December 7, 1981. Ang ama niya ay German na nagtatrabaho bilang patrol guard sa Berlin. At the same time, construction worker din. Ang kanyang ina naman ay Bisaya. Sa Port Moresby siya nag-high school at nagsimula ng basketball career. Siyempre, dahil may dugong German, ang height niya nung 13 ay 6'3". 1999 siya ay nagkuleyo sa James Cook University. Bago nag-PBA, naglaro siya sa Cairns Marlins sa Australia Basketball Association. 2001, siya ang most improved player at parte ng under 23 squad. 2004, nagpa-drop siya sa PBA 5th overall selected by Alaska. Naagaw ang atensyon niya sa magandang culture ng Aces noon, yung mantrang "We, not me." Nagustuhan din ng Alaska ang big man na ito na naglalaro behind Ali Peak at EJ Files sa Alaska rotation. Pero later on, si Sonitos na ang naging isa sa mga top players ng Alaska. Ang nagustuhan ng Alaska sa kanya ay napaka low tone na tao. Hindi yan kailanman nagre-reklamo at walang mga issues sa PBA or nakaaway sa court. Sa height niyang 6'7", malinis ang record niya at maayos na ginagampanan ng role. Ang sa kanya, trabaho lang tayo. 2007, nanalo ang Alaska at nakuha nito ang kanyang pinakaunang championship title. 2009 to 2010, Philippine Cup, nilaglag sila ng Pure Foods pero sumunod ang Fiesta Conference, tinalo nilang SMB sa finals. 2011, binigay sa kanyang Sportsmanship Award. 2012 to 2013 Philippine Cup, nagkaroon ng bum stomach si Tos laban sa Barako. Sumunod pang ilang games, si Tos ay nagkaroon ng back injury pero nung nagsimula na ang playoffs, siya pa rin ang big factor ng Alaska, averaging 14 points, 10 rebounds. Higit sa lahat, ang depensa niya talaga ang pinakamalaking susi sa kanilang 2013 title, kaya sa kanya binigay ang Finals MVP. Kabilang din siya sa Mythical Second Team at All Defensive Team. Next season, mas naging maganda pa ang performance niya at nakakuha ng career high 30 points. Kaso, hindi na sila umabot sa finals. Sa taong ito, may mga rumors na si Tos ay iti-trade or gustong kunin ng isang team. Pero hindi naman nagtagumpay. Kahit malaki ang team na yon at may magandang offer, pero si Tos ay nanatiling matapat sa Alaska. 2014 season, mas nata-challenge pa si Tos dahil kay Abay, natalo sila sa Beerman despite sa 3-0 start ng Alaska. Pero ang SMB, himalang naka-recover from zero to hero. Sa edad niyang 35, medyo napapansin na ni Tos ang katawan na parang bumibigay. 2018, ito na ang huling finals appearance niya laban sa Magnolia. Unfortunately, natalo pa rin sila pero siya ay kabilang sa All-Star team. May 17, 2021, inanunsyo ni Coach Jeff na si Sonitos ay nagretiro na. Pagkatapos magretiro, inamin niya na hindi lang pala isang beses inoferan si Tos ng ibang teams. Dahil sa kanyang defensive prowess, may dalawang malalaking teams pa ang gustong kunin siya. Noong time na yon, hindi na niya pinapansin ang mga offers kasi alam niya sa sarili kung saan talaga siya komportable. Fit na fit talaga si Tos sa system ng Alaska. 3-time PBA champion yan at hindi nila ito makukuha kung wala siya. Si Tos din ang isa sa pinakamagaling na sentro na nai-produce ng Alaska at tinawag siyang The Boss dahil siya ang senior nilang lahat sa roster. Ayon sa Alaska management, hinding-hindi nila iti-trade si Tos kasi talaga napakabait na tao at talagang kayod kalabaw sa low post. Naglalaro na may puso at hindi mahilig mag-complain. Sa loob ng 15 seasons sa PBA, bumuhos ang napakaraming tribute sa kanya. Simula nung nawala siya, ang Alaska ay lagi na naghahanap ng big man na gaya niya. Para lang alalahanin, siya ay naging kabilang din sa national team at nilagay ang pangalan sa Alaska's 30 greatest players. Retired jersey number 7. Teka, nasaan at ano na nga ba ang ginagawa ni Sonitos ngayon? Si Sonitos ay may bahay po sa Port Moresby at meron din dito sa Cebu. Nakatira si Tos sa isang subdivision at siya ay abala ngayon sa kanyang negosyo. Siyempre, halos lahat ng nagre-retirong player, businessman na eh. Si Sonitos ay may shoe business ho ngayon na nakabanner sa Titan brand. Meron din siyang jersey products dito mula sa mga paborito niyong player. Siya ay ginagawang endorser na rin ng iba't ibang products gaya ng sports bags, tumblers, energy drinks, coffee at iba pa. Masaya siyang naninirahan ng tahimik kasama kanyang pamilya.
at lagi niyang nilalaan ngayon ang kanyang oras para sa kanila at ibang former Alaska teammates. No doubt, isa siya sa mga pinag-uusap ang big man sa PBA, pinakatahimik pero dedicated sa kanyang trabaho. Siya hindi kailanman nailipat at nanatili lamang sa iisang team. Yan si The Boss, Sonitos. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned dahil meron pa tayong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Black Orchid, Estelito Barakio, George TV Vlog, Louis Kaling, Ruel Magdaraog, Ruel Silio, Rini Perido, CJ Santos, Serizawa, Christopher Altabano, Nestor Cosi, Gerald TV Channel, Eli Barrios at Kai, John David Pinaranda,